kamusta? Kamusta mga sir? Honda Click 125 na naman yung ating video ang gagawin po ngayon. Issue pala nito mga sir, magbababa tayo ng makina. Magbababa tayo ng makina dahil may hindi magandang tunog sa kanyang makina. Okay, start muna natin mga sir. Yan, umaanda na po yung makina. Yan, ilalapit ko po dito sa may part ng makina. Ayan, yan yung kanyang tunog na parang may something sa loob ng makina. At ang nakita kong problema dyan, yung kanyang sigunyal. Sigunyal yung kanyang problema. At tinanggal ko na yung pulley. Baka kasi magtanong kayo na hindi ko pa na-try na tinanggal yung pulley. Baka yun lang ang problema. Mga ganun. Tinanggal ko na po yung pulley niyan mga sir. Hanggang dito, chinik ko na rin yung sa may magneto. Same pa rin yung ingay. Maigpit naman yung kanyang magneto. Wala namang wala namang nakikitang maluwag dun sa loob. May ingay pa rin. Tapos hindi naman po yan sa rocker arm, kasi pagka sa rocker arm ang may problema, malagitik ito, lagutok ang naririnig kong problema. Siguro napabayaan ito sa langis dahil kabibili lang daw ito ng may-ari. Second hand niya ito nabili, wala pang isang linggo, kaso hindi niya na-check na mabuti yung ingay ng motor niya. Itong motor na to mga sir, galing pa ng Nueva Ecija. Ayan yung kanyang tunog ng kanyang makina. Mas malakas pa daw yan pagka mainit yung kanyang makina. Ayan. Machi-check natin yan mamaya kung ano yung problema ng kanyang sigunyal. Siyempre, dyan din natin makikita kung ano pa yung problema ng motor kapag ito'y nabuksan na natin. Kasi natuyon ito ng langis, kaya makikita natin yan kapag nabuksan na natin tong makina. Dyan natin mag-check lahat kung ano yung mga problema bukod sa connecting rod o sa sigunyal. Yan, okay, bali, papabili muna tayo ng parts. Yung Click na 125 na version 1 at ibababa ko muna yung kanyang makina. Pag-iwalay muna natin yung kanyang makina at mamaya papakita ko sa inyo yung issue nito. Ayan mga sir, napag-iwalay ko na yung makina, tapos yung chassis niya, ayan yung chassis niya. Ayan, ito yung ating wawalwalin. Ito mga sir, wawalwalin ko muna ito mga sir, ha, para makita natin kung ano yung maingay dito sa makina na to. Basta pagka once na nagkakalas kayo ng makina, mas magandang i-segregate nyo lagi. Kung hindi nyo kabisado, mas maganda i-segregate nyo para pagka naglinis kayo, segregate nyo ulit. Pagka nagsahuli kayo ng nagasimbol na kayo, nagsahuli kayo na kayo lahat-lahat na, mas madali nyo na siyang mahahanap.
Ayan na sir, natanggalan natin yung crankcase. Ayan, nakita natin yung kanyang sigunyal. Kahit na siya ay natuyo ng langis, ayan, hindi siya basa-basa nahuhugot. Hindi tulad ng mga version 2, pagkakalas mo ng crankcase, nahuhugot mo na kagad dito. Ang papalitan natin dito mga sir, yung connecting rod lang. Ayan. Pero nakita ko rin sa block niya, may kayot din. May kayot yung block niya. Kaya isasuggest pa natin ito nga sir, yung kanyang block. Mas importante mapagawa muna natin itong connecting rod niya. Tatanggalin muna natin itong connecting rod niya. Siyempre, pupukpok tayo dun sa may kabila para mailuwa natin ito. Kasi hindi kaya ng kamay. Ayan mga sir, natanggal ko na yung sigunyal niya. Kapag magtatanggal kayo ng sigunyal, ilalagay niyo po yung nut. Tapos yung nut po yung pupukpukin niyo, sisinsilin niyo para hindi mabusal yung yung ating yung sigunyal, yung mga spine thread niya, mga thread. Wala, ang itim. Ito yung sinyalis na yung motor natin ay napabayaan sa langis. Ayan, ito yung dadalhin natin ng machine shop. Yung connecting rod lang yung ating papalitan. Tapos sasabay na rin natin yung bearing. Ayan, habang dadalhin sa machine shop yan, siyempre yung mga parts na binaklas, lilinisan na rin natin yan. Yeah. Ito yung block nyo sir. Mga sir, to may kayod. Yan, may kayod yung kanyang block kaya pinabibili ko na lang siya uli ng bagong block. Tapos ito yung sigunyal at ito yung kanyang cylinder head. Magpapalit din tayo ng valve seal dyan. Tapos i-regrinding compound natin yan sa kasabay lilinisan. Yan, tapos yung kanyang rocker arm tukot. Walang ka-play-play, tukot yung kanyang rocker arm. Dapat kumukuha tayo dyan doon sa U-box natin. Doon tayo dapat tumitingin kung ilan yung isusukat natin dito. Ito, walwalin natin to, magpapalit tayo ng valve seal dyan. Tapos ito yung gasket, saka valve seal, piston, saka yung piston ring. Yung na lang kulang natin, yung block. Ayan, tapos yun yung bago natin sigunyal na ilalagay. Ayan. Second hand din yung kanyang sigunyal. Kumbaga, mayroon akong naitatagong ganyan, kaya yun na lang yung binigay ko sa kanya. Ayan, nalinisan na rin to. At isasalpak na lang natin yung sigunyal. Ngayon, gagamit ako ng butane para mas madali ko siyang maisalpak dito. Okay, bali sasalpak muna natin yung sigunyal niya. Ayan, kamasar, gagamit tayo ng butane para mas mabilis natin maisalpak yung yung sigunyal. Ayan mga sir, kapag gumamit tayo ng butane, hindi ibig sabihin may sasalpak nyo na kaagad ng dire-diretso to. Dito mga sir, kailangan nyo pang kunting pukpok dito sa may pinakailalim ng ating sigunyal, huwag sa ibabaw para hindi madisalign yung ating sigunyal. Parang ganito. Pagkatapos nyo may lubog, silipin nyo munang mabuti dito sa may pinakailalim kung lapat na lapat na yung ating bearing. Kasi mas maganda yung may lapat nyo ng maayos. In case na ito'y maibalik nyo na yung crankcase nya,
hindi siya ano, mahirap ikutin para hindi na pipirsa yung ating crankcase. Kaya i-double check nyo mabuti. Ayan, silipin natin yung pinakailalim. Ayan, dapat hindi nyo natatanaw yung kanyang bearing dito sa ilalim. Dapat lubog na lubog po yan. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng silicone gasket dito para mailagay na natin yung crankcase niya. Kasi dito, sa scooter, ang laman lang ng loob niyan, sigunyal lang dito. Okay, lalagyan natin ng silicone gasket. Dapat malinis yung dito. I-double check nyo mabuti. Kasi napaka-importante na dapat yan ay malinis para hindi pagsisimulan ng linkage ng ating langis. Ayan, lalagyan natin ng silicone gasket. Sa lagyan nyo rin ng langis ito, tapos ilalagay na natin yung crankcase nya. I-double check yung mabuti yung kanyang sealant. Kailangan dapat walang laktaw, dapat meron yan gilid-gilid. Kaya i-double check yung mabuti para hindi kayo magkaroon ng back job, kasi napakahirap pagka ito'y nag-click, lahat kalas na naman. Kaya dapat i-double check yung mabuti. Lagyan natin to. Tapos dito mga sara, huwag nyong susubrahan ng sealant. Kapag kasumubra po yung sealant na nilagay ninyo, maaaring bumari yung ating daanan ng langis. Kaya dapat sakong-sako lang. Itong spring na to mga sir, dito yan. Tapos i-double check nyo kung andyan yung cone. Yung cone ng ating spring. Yan. Tapos susunod natin yung timing chain. Pagka once na gumamit tayo ng butane at nakalimutan natin na tinanggal yung oil seal, mas maigi na palitan nyo. Kasi ang iniiwasan natin dyan, yung mag-leak para hindi tayo pabalik-balik o hindi tayo nagkakaroon ng back job. More lang naman tong oil seal mga sir. Tapos yung crankcase, so naman natin yung piston, simbolin mo natin yung piston, saka natin lalagay dito.
So, yung bago natin piston, ito yung ating gagamitin. Dito mga sila, kung sakaling 125 yung unit nyo, dapat piston na gagamitin nyo pang 125 din. Kasi magkaiba po yan. Kahit sa code, magkaiba rin sa code. Yan, dito mga sir, sa ating ring, yung kulay itim na to dapat sa gitna yan. Tapos double check nyo, mayroon kayo makikita ang litra dito sa gilid, dapat pa ganyan. Tapos push to, parang may silver sa taas yan. Yan yung ating pressure. Yan. Tapos yung piston pin natin, saka yung piston lock, yun pa rin yung ating gagamitin. Talagay natin dito. Okay, dito mga sara, kung maglalagay kayo ng piston pin lock, punatin nyo muna mabuti. Para fit na fit uli siya kapag sinalpak nyo sa connecting rod. Tapos lalagyan nyo siya ng pangis para may pampadulas. At ito yung stock na pin. Yan pa rin yung ating gagamitin kasi hindi naman natin sira yan. Yan. Yung dito naman, yung intake dapat sa taas yan. At marami na rin akong naging video na ganyan. In-explain kong mabuti yung doon. Yan, sakaling maglalagay tayo ng lock na, simple tatakpan nyo yung butas na yan dyan para hindi tumalsik yung ating lock. Yeah. Sabi mo eh. Sa mga sala, maglalagay kayo ng langis dito para hindi masira yung ating ring. At yung kanyang black liner. Yan mga sir, ito yung bagong black natin. Oh. Yan, nagpabili na rin ako ng bagong black dahil may kayod na yung black niya at nabuksan naman na yung motor. Siyempre, bibilihan na rin natin na yan. At nag-go signal naman na yung may-ari na nabuksan na rin lang daw naman. Kaya lulubos-lubosin na. Saka may problema na talaga. Kaya ngayon, ililipat natin yung ignition coil. Saka yung tensioner, saka yung hose. Huwag nyo kalimutan yung ito, yung tunnel nyo. Para hindi mag-leak. Kapag ka 125 yung motor nyo, dapat ang block na gagamitin nyo pang 125 din. Ayan, nailipat ko na yung hose, saka yung ignition coil. Tapos yung dowel, huwag nyo kalimutan, dapat dalawa yung dowel na nandyan. At kapag bago yung block ninyo, matik po yan na bago din yung gasket na gagamitin nyo. Kapag kabago yung gasket niyo, wag na wag niyo pong lalagyan ng sealant kasi babara yan sa daanan ng langis.
na pagsisimulan ng ano ng pagkasira ng motor nyo. Saka mula ako muna palitan. Eh, pwede. Isurahin natin. Pero wait. Pagpunta ba ba siya dito? Oo. Hindi, nakikita ba? Pagpunta dito, pero kung makakawa sa'yo na ako eh. Yan, dito mga sura, kapag ka bago yung ating block o kahit hindi bago, basta pagka nagtatanggal kayo nito at nagsasauli kayo dito sa piston, lalagyan nyo lagi ng langis yan para hindi masugatan yung block natin, saka mas madali natin siyang may sasalpak. Dito mga sir, ay isa-igrigit nyo na kagad yung gatla ng piston ring ninyo. Dapat malayo yung bawat pagitan nila, kasi pagka once na malapit yung pagitan nila, mga ilang buwan lang yan, umuusok na kaagad, kaya mapapagastos na ulit tayo nyan, kaya i-segregate nyo na kaagad. Ito mga sir, napaka-importante na itong gasket na to, dapat kapag ka nagkakalas tayo nito, dapat bago yung ilalagay ninyo. Huwag na huwag nyong patatagal. Ito naman yung ilalagay natin, tapos mamaya ipapakita ko sa inyo uli kung saan ako kukuha ng top dead nito. Ngayon kasi mga sir, pagka once nakabisado mo na yung isang motor, mas madali mo na siyang asimbolin. Kailangan taga fuel filter ng balisa. Wala ka pa kasi, mahal sa Honda eh. Pero next week na Mike, ma-order ka na niya. Saka lang ba sa iyo? 50? 780. Ano ka ba yan sila ng Honda? Thank you.
Okay, babalik mo natin to. Pero mga sir, huwag kayo maghihigpit nang wala yung tensioner nito. Kasi sisirain niya po yung ano, yung chain guide natin. Lulubog muna natin to, tapos magpapahigpit na tayo rito. Okay, papasilip ko muna sa inyo kung saan ako kumuha ng top dead. Yan, yan yung marker na yan, itapat nyo rito sa marker din sa ating crankcase. Tapos pagdating nyo naman dito sa may sprocket chain ng sprocket natin sa may cams, dapat ganyan, pantay dapat yan, ganyan. Yan, ganyan dapat. Okay, babalikan natin yung water pump sa kayong takip. Basta ang sukat ng rocker arm ninyo, 10mm sa intake, sa exhaust 24mm. Dapat yan yung po yung standard nyo. Huwag nyo po yung baguhin. Kasi magiging loss compression tapos lalakas sa gas. Yung water pump natin sa lang, yan pagtapatin nyo yan doon sa sprocket chain natin. Dapat saktong-sakto yan. Yan, ganito yung aking ginagawa. Tapos kung sakaling luma na yung o-ring natin at hindi tayo nagpalit ng o-ring, pwede nyo siyang lagyan ng, ano, ng silicone gasket pati dito. Tapos gawin mo, i-interviewin mo ko. Siyempre, ililibre mo na ako ng ano, charges. Kulang nyo, kulang. Sabi mo lang yan, dahil malakas yung malanggas. Ha? Hindi, dati ko naman. Ligtaytan talaga ako ng gano'n. Ayan mga sir, nakasimbol na natin yung makina ng click. Tapos pinaltan ko na rin siya ng, ano, ng hanger. Ito yung dating hanger niya. Yan, pinaltan ko na rin kasi durog-durog na yung kanya. Ayan, pagsasamahin muna natin yung kanyang chassis saka yung makina. So, ayan mga sir, napagsama natin yung makina saka yung kanyang chassis. Ibabalik na lang yung mga throttle body, lahat ng mga harness, ilalagay, lalagay na. Ayan, nalagyan ko na rin siya ng ano, ng langis. Okay, dito mga sir, ipapalik ko muna yung ano, throttle body niya saka yung mga stator niya. Hindi ko na sa inyo ipapakita mga sir kung paano ko ibalik kasi marami na lang akong naging video na, na ganito na mga minidyo ko yung mga ganyan.
ayan mga sos, nilagay ko na yung mga throttle body, lahat ng mga sensor nilagay ko na. Basta pagka maglalagay kayo ng mga ganito mga sir, i-double check nyo lahat ng mga sensor bago nyo siya i-on. Ngayon ang kulang lang nito mga sir, yung kanyang coolant, dahil nagpapabili pa lang ako ng coolant. Pero pwede natin itong paanda rin, basta wag lang yung sobrang init o sobrang tagal na pagpapaanda sa motor. Okay, titesting muna natin ito mga sir. Ayan, walang check engine. Basta pagka unang bukas ng motor nyo at ganito yung ginawa nyo, tatlong beses na on and off. Ayan, tapos pagka sakto yung pagkaka-timing, asahan nyo po yan na kapag pinanda nyo, one start na lang sya. Ayan, diba tumahimik na. Wala na yung ingay, hindi tulad nung unang-una, sobrang ingay. Ayan, standard na yung tunog nya. Ayan, umuugong dahil sa safety tank yung pinagpatungan ko. Okay, bali papatayin na natin kasi wala pang kulan. Nailagay ko na yung kanyang upuan, tapos nalagyan ko na rin sya ng kulan. Kulang pa sa reserve. Pero nalagyan ko na yung radiator niya. Tapos testing natin siya ang paanda rin uli. Ayan, tahimik na. Diba? Tahimik na. Di tulad nung ulat, talagang sobrang ingay ng makina. Kaya napaka-importante sa motor natin na ang langis inaalagaan natin. Up to date tayo, dapat na nagpapalit ang langis. Ayan mga sir, hanggang dito na lang yata yung video. Maraming salamat. Ano mo kung ano mo? Ay, dito.